Magpapatuloy po tayo. Pasensya na po, no? Medyo nawala tayo kanina. Sa Facebook daw po yung problema. Ah, katulad din yung nangyari ng mga nakaraan. Ano po? Ngayon, ito ang sinasabi. Itutuloy daw po ng gobyerno yung pong Chinese back projects. Kahit na na blacklist sa Estados Unidos, ito pong 24 na state-owned, pag-aari ng gobyerno ng Inchik, ha, na mga kumpanya na sangkot po doon sa massive reclamation o yung pagtatambak doon sa ating mga pag-aaring teritoryo. Ba, eh, napalundag si ano eh. Si Luxin, bigla na naman sumirko eh. Ha? Ito yung stuntman ito eh, si Luxin, mga kaibigan. Si Boy Finger, mga akalain ninyo, sabi, tama na naman daw si Presidente Duterte dyan dahil iginigiit na ito raw eh, sovereignty, bahagi raw ng soberenya yan, yung pagpapasya dyan. Kita na ninyo, pagdating sa kontrata, may soberenya. Pero doon sa inaagaw nating teritoryo, eh bakit? Wala ba tayong soberenya ron? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. The president was clear, sabi ho ng damuho ni Roque, in saying he will not follow the directive of the Americans. Doon sa pag-blacklist, mga kaibigan, because sabi, we are a free and independent nation. Ita ninyo, doon kay ano naman, kay Luxin, sovereign daw yun. Eh mga kaibigan, eh bakit doon sa ano, doon sa kwan, sa mga teritoryo nating tinambakan ng Inchik, tinayuan, at inangkin, ha, na parang kanila na, eh wala tayong ini-invoke na sovereignty. Diba? Doon kayo magtaka, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi naman nitong gobernador ng Cavite, isa sa natuwa, eh itong si Kwan, si ano ba pangalan nun? Yung Remulla rin yun eh. Yung governor ng Cavite, John Vic ba yun? Ha? John Vic Remulla, na dati, eh kamakailan lang, binabanatan nito yung kapatid niya eh. Ikinahihiya niya, di ba? Doon sa inasal, sa kamara, mga kaibigan, si Boying Remulla, kinakahiya niya. Ba ngayon, biglang iba na eh, kasi naiimbita na sa Malacanang eh. Ngayon, eh tuwan-tuwa siya sapagkat matutuloy yung project na pagtatayo ng airport dyan po sa Cavite City, mga kaibigan. Ang sabi niya, Remulla is standing by joint venture partner CCCC. Apat na si, puro China eh. Ha? Even after the latter was placed in a United States sanction list. Kita ninyo, ito talaga mga traitor sa bayan nito eh. Sabi ni Remulla, kanya raw tinututulan yung panawagan ni Luxin na i-terminate yung contract with Chinese companies. Naglolokohan lang tayo, madali sabi. Naglolokohan itong mga ito. Kunyari, isang beses sasabihin. Kaya kita nyo, maging sa international community, wala nang kredibilidad itong administrasyong kasalukuyan.
mga kaibigan, dahil sa parang nanloloko. So wag na tayong umasa na ika nga po eh, magkakaroon pa ng magandang relasyon itong administrasyon. Tayong mga Pilipino, wala naman tayong masamang tinapay eh, di ba? Sa mga kaalyado nating bansa eh, Amerika, lahat yan, maliban sa Incheck. Sapagkat, yun nga, tayo po ay nilalapastangan at tayo ay nilulupig nitong China. Ang problema, sabi ko nga sa inyo, itong mga politiko eh. Itong mga politikong ito, yung mali, yun ang gusto nilang mangyari. Sapagkat sa mali, doon sila may pagkakataon. Katulad nito, may kontrata pala itong si Remulla. Joint venture partner, partnership doon sa kumpanya na kasali doon sa... Hindi ba, bakit ba natin gusto na ma-terminate? Kita ninyo ang paninindigan ng Amerika, tinerminate. Tayo, bakit natin dapat gawin yun? Sapagkat yun ang tanging paraan. Isa sa mga mabibisang paraan, mga epektibong pamamaraan upang maipahatid ng bansang Pilipinas ang malakas na mensahe laban sa ginagawang panlulupig at paglapastangan sa atin ng bansang China. At para yon ay makita rin ng ibang mga bansa na tayong mga Pilipino ay hindi pumapayag na agawin sa atin ang ating mga ang ating soberenya diyan sa mga teritoryong 'yan. 'Yun ang ano eh, 'yun ang magiging magsisilbi. Pero sana maintindihan nating mga Pilipino na nawala tayong gobyerno pagdating sa ganya sa soberenya ng Pilipinas sa ginagawa ng China laban sa atin. At dapat din itong maging maliwanag sa Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan, tignan ninyo, itong si Remulla pala may kontrata na dyan. Sipin ninyo, di ba katraidura sa bayan yan? Nakikipagkontrata ka sa mga walang yang yan na lumalapastangan at lumulupig sa atin? Hindi ba yan eh, katraidoran yan? Kaya marami tuloy ang naniniwala, nagkakaroon ng maling paniwala na ang lahat ng mga Pilipi, ng mga taga Cavite eh, nagmana kay General Emilio Aguinaldo. Ang dami tuloy nagkakamali ng ganyang paniwala kasi marami rin akong kaibigang Caviteño. Hindi naman, di ba? Mga kaibigan, dahil dyan, kina Lacson, yan, kina Remulla, bagay. Yung ang ano eh, yung ang Island Cove, di ba? Yun ang pinakamalaking teritoryo ng Pogo ngayon. Chinese Pogo dito sa Pilipinas. Di ba ibinenta nila yan sa Incheck? At kasama nga sa pakinabang, kaya hindi nila pwedeng kansilahin itong mga kontratang ito, nagbigay na eh. Di ba? Bayad na sila dyan, kaya hindi nga nila maipaglaban pati ang hanap buhay ng mga Pilipino eh. Kaya hindi mo matatawag na investment yan eh. Kontrata lang, private contract nila yan eh. Kung tutuusin ninyo eh. Gamit ang posisyon sa gobyerno, parang pribadong transaksyon nila na ipinagbibili ang mga ari-arian sa Pilipinas.
Oh. Kaya walang ano ho eh, walang walang mga empleyadong Pilipino. Gagawa ng project pero puro Inchik din ang nagsisipagtrabaho. Oh, sipin niyo. 'Di ba ang takbo ng kanilang transaksyon eh parang pribado. Ha? Gamit nila property ng Pilipinas at sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, ipinapasok tayo sa mga disadvantageous contract. Ha? Hindi lang basta disadvantageous, eh. Kataksilan pa sa bansang Pilipinas. Sapagkat hindi tayo dapat gumagawa ng nagbibigay ng pagkakataong pagkakitaan tayo ng mga taong lumulupig sa atin, ng mga bansang lumulupig sa atin at lumalapastangan sa atin. E walang ipinagkaiba ito sa panahon ng Hapon. Yung mga walang yan Pilipino, nagbebenta ng bakal sa Hapon, nagagawing bala laban sa atin. Isipin ninyo yan. Oh, mga kaibigan, nagbebenta ka ng para ka nagbebenta ng bala, ha? Sa kaaway mo, nagagamitin laban sa atin. Hindi ba? Ganun o eh. Oh. Ito sabi oh, ang gagawa pala nga rito, inamin na ng gobyerno na ang talagang gagawa, eh tagang Inchik nga, yung involved nga doon sa pagre-reclaim sa ating mga isla na teritoryo ng Pilipinas. Inamin nila, ito, katulad yan. Ito palang CACC, ha? Sabi ni Remulla, I believe in their sincere. Sipin mo yan. Wala kaming pakialam sa sincerity. Ha? Ang pinakikialaman namin, eh bakit ninyo ha? Pinapayagang magkamal ng salapi dito sa ating bansa, yung mga kumpanyang yan. Ito pa ang problema. Alam naman ninyo yan, joint venture yan. Ibig sabihin yan, eh, pag naitayo yung airport, meron pa silang ano dyan. Meron pa rin silang kikitain dyan. Hindi solo ng Pilipinas. Yung magiging airport na yan, kung ano man ang magiging income ng airport na yan. Eh, balang araw, dahil sa ginagawa nitong mga ito, itong mga posibleng mangyari, ma-embargo ang Pilipinas. Dahil dito siya nakaupo. Dahil sa katraydoran ng mga nasa pamahalaan. Malamang mauwi tayo sa embargo. Tayo ang i-embargo, ang papatawan ng sanksyon ng mga malalaking bansa. Kagagawa nila. Ano-ano ang mga pwedeng gawin? Eh sige, maitayo mo man yung airport na yan. Ano magiging biyahe mo dyan? Puro China? Eh paano kung isanksyon tayo ng buong mundo sa pangunguna ng Amerika? Oh, wala nang magta-travel sa Pilipinas. Wala nang pwedeng mga airline na Amerikano ang bababa ha? Sa airport ng Pilipinas. Ganun din yung ibang mga bansa. Isa pa lang yun sa pwedeng gawing sanksyon o halimbawa na pwedeng gawing sanksyon laban sa Pilipinas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Wala nang pakinabang ang bansa sa military intelligence. Katunayan eh, sa mga Inchik na sumasakop sa atin, wala eh.
Mga kaibigan, eh, tahimik ang AFP pati doon sa infiltrated na nga yung ating military communications, mga kaibigan. Ito balita, dahil doon sa pagkaka-aproba ng bagong telecommunications, maganda na kayo, mga kaibigan. Bakit? May balita kami, bibirahin yung Smart at saka yung Globe itong taong ito, bago matapos ang taong ito. Ha? At pagkayang kumpanya na yan ng Incheck ni Dennis Uy na suportado ng Communist China, mga kaibigan, pag yan ay nag-operate na, lalamunin ito yung Globe tsaka yung Smart, dahil isasara rin yan. Titirahin yan sa December. Yun ang mga kumakalat na balita, mga kaibigan. Pagkatapos, kontrolado na nilang lahat. Ha? Ang information technology sa Pilipinas. Iyan ang pinakaabangan ninyo. At bahala kayo, matulog kayo ng maimbing. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang Taiwan po eh, magbabago na ng kanilang passport, mga kaibigan. Tatanggalin na nila yung dating disenyo na merong nakasulat na China. Ha? Nakasulat sa salitang Incheck. Ha? Dahil daw po dito sa nangyaring outbreak na ito ng coronavirus, ha? Nagka-problema ang mga mamamayan ng Taiwan na makapasok sa ibang mga bansa as Taiwanese passport na dala, ha? Sapagkat walang sapagkat doon sa nakasulat na Republic of China. Ibig sabihin eh, hinihigpitan pagka sa ibang bansa papasok Incheck galing sa mainland China, sa Communist China. Oh, mga kaibigan, kaya ngayon aalisin na nila 'yon. Lalagay na lang nila eh Taiwan. Ha, na nakasulat sa English letters, ha? Aalisin na yung large English words na Republic of China. Aalisin na yun. Oh, mga kaibigan, bakit? Ayun na nga eh. Yun na yung mga sanction sa'yo ng ibang bansa. At saka unang-una, sila nagdala niyang ano eh, coronavirus na yan eh. Kaya may katwiran ang mga bansa, nahigpitan sila. Nire-restrict sila. Di ba? Katulad dito, ang sinasabi natin, simple lang naman ang gagawin eh. Hindi lang yan basta pagpapile ng kaso, baliwala rin yan. Ha? Baliwala yan. Ang pinaka-importanteng dapat gawin ng Senado, hindi para suporta, i-welcome yung pagpapile ng kaso, wala yan. Ang dapat ninyong gawin, yung resolution na nananawagan strongly, ha? Kamukha ng sinasabi ni Teddy Boy Kupal, Pinger, mga kaibigan, na strongly recommend. Sipin ninyo, hindi sinunod, di dapat mag-resign ka. Strongly sabi mo eh, di ba? Wagka strongly, merong nakataya, di ba? Yung alam mong hindi ka mapapahiya, di ba? Napahiya ka eh. Ngayon, bumaliktad na naman siya. Tama naman daw si Presidente Duterte. Dahil meron daw tayong sovereignty. Sovereignty sa pera. Sa kikitain sa China.
Paano? Naglagay na eh. Kumita na siguro si Remulla, di ba? Mga kaibigan, nakuha niya yung advance niya. Oh, kaya kahit na insulto pa yan, kaya ano pa yan, wala silang pakialam. Ha? Basta yung pera, importante sa kanila. Oh, kahit ipagbili nila ang soberenya ng Pilipinas, wag lang yung kontrata. Ha? Yung kontrata ng yung soberenya nangingilala, no? Ha? Pagdating sa kontrata pala, may soberenya tayo. O, isipin ninyo yan, mga kaibigan. Good evening. Di kaya maging airport ng China yung nasa Sangli Point at ginagamit lang na ang Pilipinas ang nagpapagawa. Yun ang ayon. Nga, nakapagtataka eh, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, lahat ng coastline natin, di ba, na iskandalo nga yung kamakailan yung, ano yun? Yung Fuga Island, di ba? Oh, ito na naman, di ba? Ito nga, Sangli Point. Oh, tapos yung property ng mga Remulla na binenta sa Incheck. Talagang dami ng makapili sa Indoropot na bansang ito. Yan si Remulla, nagkamal ng limpak na pera na kaliwat kanan dyan sa binenta na property ng gobyerno. Oh, salamat, ha? Alex ng West Fairview, tabi ng Lamesa Dam. ang pangatlong telco hindi kwalipikado, sabi ni Nancy Binay. Kaya lang pinagbigyan dahil daw mahina serbisyo ng Smart at Globe ang dahilan sa paggipit ni Duterte. 4679 ang last number noon. Kapersi, dito daw sa Bataan, magtatayo ng mga bagong cell sites para lumakas daw yung signal. Di ko lang alam kung po kung Incheck may-ari noon. Pagka wala namang question eh. Ang mga Pilipino naman eh, pagka tinayo ng Incheck yan dahil wala kang magagamit, tatangkilikin nyo rin yan eh. Di ba? Yung mga produktong Incheck nga, tinatangkilik din ng mga Pilipino eh. Di ba? Hindi katulad tayo ng ibang bansa na marunong manindigan. Mabuti sana kung katulad nating manindigan yung mga katutubong batangan. Di ba? Na hindi sila pwedeng tumanggap nang hindi nila pinagpaguran. Sipin mo yun. Binibigyan mo. Wala namang kapalit, no strings attached, di ba? Pero ayaw tumanggap. Ibig sabihin eh, may pag-asa ang bansa natin kapag ang maninindigan yung mga kababayan nating batangan, mga kaibigan. Wala rin eh, nasa atin yan eh. Dapat gawin natin ang bahagi natin. Wala na tayo inasaan sa gobyerno na ipagtatanggol tayo. Wala yan. Kung tutusin mo, wala nang public support yan. Alin? Kung credibility lang, ha? Wala nang naniniwala sa gobyerno natin. Kaya kita ninyo yung paghalik ni, ano, yung halik ni Judas, halik sa lupa, mga kaibigan. Mga kaibigan eh, walang naniniwala ron. At lalo pang lumalakas ang paniwala ngayon ng publiko na iba na yung lumalabas ngayon. Maliban doon sa nagsasalita ng walang face mask, ha? Iba na ang lumalabas, lalo pagka naka-face mask. Pinagkukumpara sa mga litrato. Dati, mas mataas siya rin sa alalay niya. Ngayon, mas maliit na siya sa alalay niya. Hindi ba? Ano ibig sabihin niyan? Ipinapahiwatig niyan na wala nang naniniwala eh. Alam pa naman ninyo, nagkaroon ng survey, di ba?
naniniwala daw ang marami na hindi ka pwedeng magsalita ngayon para punahin mo ang gobyerno. Ito, kamakailan lang ha, nabalitaan ko, isa na namang veteranong broadcaster ang tinanggal dyan sa himpilan ni Kay Buloy. Ha? Dahil sa hindi na niya matiis na hindi pumuna sa gobyerno. Isipin mo, hindi naman yung government station. Di ba? Mga kaibigan. Eh pero yung may-ari, Pro Duterte. Ha? O katulad yung pinanggalingan ko, di ba? Pro. Tapos nagpapalabas kunyari nung nag-participate sa EDSA Revolution. Paano? Kaya nila nilalabas yun, panabla nila yun. Kung sakasakaling magbago iip ng hangin, oh, yun na naman ang ipopropaganda nila para nakakabit na naman sila sa bagong administrasyon. Kung sakasakali. Mga kaibigan, oh, tinanggal daw si veterano ito, ah, si Ben Paipon. Mga kaibigan, sino yun? Nung panahon ni Marcos. Nakilala ko yan, panahon ni Marcos. Una niya ang kilala, yung tatay ko. Dahil mga kasamaan nila. Nasabi ko nga sa inyo, nung araw, kahit magkakaiba ng paniwala sa politika, ang mga komentarista, kapag kaya meron mga okasyon, nagsasama-sama yan eh. At nagkikita-kita yan. Hindi nag-aaway. Nag-aaway lang sila sa impapawid. Sa kani-kanilang paniwala, mga kaibigan. Pero pagdating sa mga okasyon, hindi nila ginagawa yun. Magkakasama ang turingan nila. Oh, si Ben Paipon. Alam ba ninyo kung sino yun? Nung panahon ni dating Pangulong Marcos. Opposition yun. Ano katunayan? Nandun niya sa Radio Veritas, mga kaibigan, sa himpilan ng simbahan. Doon niya nagbo-broadcast. Alam ba ninyo si Ninoy Aquino? Iyan ang naka-interview yung Radio Veritas bago bumalik sa bansa si Senador Benigno Aquino Jr. Yung mga panahon na yun, yan ang mga broadcaster dyan. Sino ba yun yung namatay? Na naging director din sa ano ito eh, sa Bureau Broadcast. Si Orly, sino ba yun? Kalimutan ko yung pangalan eh. Mga kaibigan, hindi si Orly Punsalan eh. May isa pa eh. Nagaling din sa Radio Veritas. Oh, mga kaibigan, tinanggal doon sa impila ni Kay Buloy. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Ayaw na talaga nila na may magsasalita o pupuna. Nakita ninyo, bakit nila ginagawa yan? Kasi po, yung himpila, ang daming himpila na ito'y sa kabila na napakaraming himpilan ang pinatatakbo ng gobyerno sa ilalim ng Presidential Kawatan Operations Office, mga kaibigan. Pero bakit nila sinusupil ang kalayaan sa pamamahayag? Hindi nila gagawin yan kung ganun pa kapopular ang suporta at pagtitiwala ng publiko kay Presidente Duterte. Kaya nila ginagawa yan, alam nila ang katotohanan. Yung mga survey-survey, propaganda lang yan, mga kaibigan. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, hindi naman dapat talaga pinagtitiwalaan ng survey. Eh marami lang matigas ang ulo eh, nagbabase sa survey. Oh, mga kaibigan,
Bakit nila binubusalan yung mga mamamahayag? Simple lang eh. Kundi mga idiot eh. Mga kaibigan eh. Ha? Ibig sabihin, hindi epektibo ang mga himpilan na pinatatakbo ng gobyerno. Pero kung makaubos ng pondo, mga kaibigan, ha? Eh sobra-sobra. Nakaw na po eh. Halos eh. Sipin ninyo, ilan ang himpilan ng radyo na nasa ilalim ng PCOO ang nagpapatakbo, yung Bureau of Broadcast, na kamakailan lang ay sinita ng Commission on Audit dahil sa pagsandok ng pondo labag sa batas. Ibig sabihin, irregularity yun. Ha? Oh, eh lalo na nung ASEAN na ginawa dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, kulang 1 billion eh, 700 million eh, ang nawala sa pondo. Mga kaibigan, winalanghiya yung pondo, yung budget. Ang hindi ma-account, mahigit sa 700 million. Mga kaibigan, ang daming himpilan sa ilalim ng Bureau of Broadcast at ng Philippine Broadcasting Service na sa buong Pilipinas yan, ha, iba pa yung Channel 4. Mga kaibigan, ibig sabihin, failure. Yung pagiging failure nila. Eh kung talagang tutusin mo, mismanage ang tawag doon eh. Di ba? Kasi naglagay ka ng tao dyan. Pagkatapos eh, wala palang kakayahan na tulungan ng gobyerno, ang administrasyon, mga kaibigan. Ha? Ano tawag mo ron? Mismanagement na maliwanag yun. Pagkatapos, ibubunto nila ang sisi sa mga pumupuna. Ang gagawin, susupilin yung mga nagsasalita, yung mga pumupuna sa gobyerno, para wala nang, para masabing tagumpay sila. Pero lahat ng gawin nila ay palpak. Mga kaibigan, alin? Ako, nilagay ko tao sa Bureau of Broadcast, pagkatapos eh, hindi pinaniniwalaan. Abay, palitan ko yan. Di ba? Tadyakan ko lahat yan. Mga kaibigan, sipain ko lahat yan. Eh, para saan yung sweldo ninyo? Oh, eh, ang daming pwedeng tumulong sa kanila. Eh, wala. Kasi, lahat minure. Nagahari-harian eh. Ang gusto, takutin lahat. Mga kaibigan, para lahat na, eto lang ha, yung sinasabing sa PhilHealth. Kailangan daw bigyan ng emergency power. Bakit nila naisip yon? Sa palagay nyo. Eto ha, mga betrayal of public trust yan. Sapagkat si Giran, yung bagong presidente, wala akong question eh sa kanyang pagiging NBI official. Oh, merong mga nagsasabi, yan daw ang itinuro na may pinatay daw yan na pinakain daw sa buhaya. Sabi raw nung matubato. Eh wala yun eh, accusation pa yun eh. Ang sa akin ito eh. Okay, naging MBI yan, mahabang panahon, mga kaibigan. Wala namang question dun eh, sa kanyang credibility, hindi ko kinu-question yun. Ang kinu-question natin ay
siya ba'y qualified o disqualified na maitalaga sa PhilHealth? Yun lang naman eh. O di ba binasa natin yung batas kagabi? Hindi siya qualified eh. Wala siyang 7 years of management sa health. Health management ang tinutukoy doon, mga kaibigan. Wala siya noon at hindi siya, wala siyang experience. Hindi siya doktor eh, CPA siya eh. At saka lawyer. Oh. Para sa MBI. Ano ba kinukuha dyan sa MBI? Kundi ka CPA, lawyer, o kaya pareho. Mga kaibigan. Oh, eh bakit? Doon sa PhilHealth eh. Ang requirement doon eh, yung 7 years experience sa nag-engage ka sa health practice. E paano ka mag-engage sa CPA ka? Di ba? Hindi ka naman doktor o nurse. Kaya wala ka nun. Sana kung albularyo siya. O bakit nila sinasabi ngayon? Kaduda-duda yan. Very suspicious yung emergency powers para lang ayusin yung problema. Eh di ba sabi nyo, kaya nga nilagay nyo yan eh. Para kasuhan, di ba? Yung mga magnanakaw. Eh, yung emergency powers na yun eh, yung pa magsasalba dyan eh. At saka unang-una, eh, gusto nilang ihanda yung para walang violation sa pagkakatalaga kay Giran. Sapagkat si Giran, as far as the law is concerned, hindi siya qualified. Kahit sabihin pa nilang paulit-ulit, qualified. Eh, nabasa natin yung batas eh. Oh, mga kaibigan, lahat ng tinutukoy na requirements, puro pawang may kaugnayan sa health. Oh, ano kaugnayan ng abogado sa health? Sana kung doktor din siya. Oh, mga kaibigan, bukod sa pagiging doctor of medicine, ha? Ang tinutukoy natin, hindi yung doctorate. Oh. As far as the law is concerned, hindi siya qualified doon sa requirements ng batas. Ah, sa kung sino ang pwedeng maitalagang pangulo at chief executive officer ng PhilHealth. Madali sabi, labag sa batas yung appointment niya. Sino lumabag? Yung nag-a-appoint. Oh, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ay nakikinig ka sa kabilang impila. Huwag ka na makinig dito. Doon ka na lang kung gusto mo makinig doon. Bilib ka pala ron eh. Doon sa mga nagsasalita ron eh. Hindi naman kami nangaagaw ng listener eh. Di ba? Oh, sabi ko nga sa iyo, nagbabawas pa nga kami. Oh, di ba? Ito. June Tanya, sabi niya, ako si Bokoy Pusa ng Balut Tondo. Ay, eh alam ko taga Tondo rin yan si ano eh, si June Tanya eh, di ba? Taga rin sa, kasi minsan nasaksak nung araw yan, eh dinalaw pa namin sa ospital yan eh. Oh, namatay na yun eh. Yun ang umi-interview kay Ninoy noon. Bago bumalik si Ninoy sa bansa. At yun, nandoon no, sila Ben Paipon. Yung tinanggal naman dito kay Kibuloy. Walang yaring pala yan. Kibuloy na yan talaga, no? Di ba ang daming kaso niyan? Meron pang ano yan eh. Nagbebenta ng mga bata yan eh.
Nilalako yung mga bata, ginagamit na taga-kolekta, ha? Mga kaibigan, oh. Feliciano Patenya Jr., kahit na senior ako, babalik ako at lalaban sa Pilipinas. I'm a reserve officer ng Philippine Air Force. Retired professional ako at kung kinakailangang ipaglaban ko ang ating karapatan. Ay salamat po ha, meron pang mga ganyan. Si Ninoy ho, naghintay ng mga taong sasama sa kanya. Sa loob ng walong taon, yun ang hinanakit ni Ninoy dun sa talumpati na pinlay natin, di ba? I've waited for 8 years, sabi niya. Wala eh, wala namang kumilos na Pilipino eh. Oo. Takot umarap sa panganib. Si Dante ko, ha? Ano to? I always follow your program. Ay, salamat po ah. Si Marvin Victoria, Raul Villanada, ating katropa, Hilario Baldovino ng Tondo, si Incha Pineda ng Tondo, si Egay Michelle from United Arab Emirates, Juanito Tobias Ilaga from Canada, si Mamu Moon ng Japan, Los Unidos Juventus ng Canada, Mon Mira watching from Riyadh, Michael Anisiete ng Balejo, California, Hernando Noblesada, Emilio Policarpio, Dean Eklar, Oliver Pereira. Oh. Si Rico Bautista, si Apo Rio ng Las Vegas, Nevada, Bethany Marcellus ng London, United Kingdom, Nestor Garcia ng Mabalacat, Pampanga, Sally Pascual Roño ng Montreal, Canada, Boyet Potenciano ng San Diego, California, Mar Mangalus Lansangan from Milan, Italy, Reynaldo L. Dizon, si Cherry Ocampo, Cruz, binabati natin. Birthday pa naman niya bukas. Bukas kita babatiin. Si Shera Charlie de Guzman, Alex Umali from Italy, Lorna Mac Makawili, nanawiwili sa pakikinig at panonood. Si Ernesto Mangasi, Victor Dalit, Michael Heronimo Lim II, Nestor Sebastian, Flor Delisa Rosaldo Sarmiento ng Napocor Village, Quezon City, Garcia Antonio Norman Sr., Rogelio Alfonso, nabanggit na natin to eh, Jocelyn Dimahiba, Gloria Latore, Ernesto Mangahas ng Philadelphia, Pennsylvania, Romel Galvez, Eliseo Lagumen. Hindi niya kamag-anak si Eliseo Sorianing Bad Ass Eli. Ha? Si Virgilio Casin, Cansino de Vera ng Tokyo, Japan. Rolando Cruz de la Barot. Si ano naman yung spokesperson, Bayot. Si ano to, Leo Verse, Lourdes Simon Sigua, JR Madrigal, CJ Garrado, Marisa Martinez, ano to, Don Filimon Endiape, ayan, JR Madrigal, Southern California, pero taga galing po ng
Palapan. Grace Padilla de los Reyes ng Padilla Clan, binabati natin. David Alwin Mendoza. Hindi na po kailangan ng special powers just sa PhilHealth. Ang kailangan lang ay matinong tao ang ilagay dyan, hindi puro magnanakaw. Kung totoo nga ang mga magagaling yan, ako, di ko mawasana na magagaling talaga yan, di ba? Yung mga may kredibilidad. Walang kredibilidad eh. Pinaglilipat-lipat lang yung mga tao eh. Di ba sabi nga, hindi naman, wala naman kayong aksyon ginawa dyan sa pilit. Rigudon, di, nililipat mo lang yung tao. Di ba? Nandun pa rin. Habol ko lang pagbati akina Danny at Jojo Tolentino ng Wellington, New Zealand at Greg Cirillo ng Isabel, Leyte. Hindi hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang umaga, John Vic Remulla. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo.